Hello, hello mga ka-YouTube. Magandang tanghali o hapon sa inyong lahat uli. Nandito na naman tayo para magkwentuhan sa mga isyu ng politika sa ating bansa. Alam nyo ba na, di ba, nagsalita si Sharon Cuneta na dapat daw ang maihalal ng mga tao ay yung may takot sa Diyos, may hindi pala mura, kumbaga marangal na politiko ang dapat daw maihalal sa ating bansa. Bagay, tama naman siya, no? Tama naman siya sa mga sinasabi niya. Pero ang pinapatungkulan niya, alam ko, eh yung Duterte tsaka Bongbong Marcos ang pinapatungkulan niya sa mga sinasabi niya. Pero nitong huli, Madam Sharon Cuneta, no? Kung naaalala mo 'yung sinabi mo na hindi naman kami lumalaban o hindi naman kami umaano doon sa sinabi mo, against sa sinabi mo, no? O laban sa sinabi mo. Tama 'yun, dapat marangal, makatao ang uupo, hindi pala mura ang dapat na iupo ng mga tao o ang dapat manalo sa eleksyon na 'to. Pero ang ibig mo bang sabihin, alam ko ang ibig mong sabihin, no, na ang dapat ihalal mga tao, marangal, hindi pala mura, eh yung sinasabi mo yung mga, yung asawa mo, tsaka si, ang pinapatungkulan mo, si Lenny Robredo, no, dun sa mga sinabi mo, parang yun ang hinihikayat mo yung tao nang iboto, yung mga katulad ni Lenny Robredo, ni Kiko Pangilinan, yun ang gusto mong iparating sa mga tao, no? Ngayon, sasabihin ko sa'yo, yung sinasabi mong dapat ihalal ng sambayang Pilipino, tingnan mo ang sinabi ng asawa mo, ni Kiko Pangilinan, no? Pag siya raw ang nanalo, ipahuhukay niya ang labi ng Pangulong Marcos. Di palpak na dun sa sinabi mo, no? Hindi makatao, lumalabas na hindi makatao si Keiko Pangilinan. Ha? Hindi pala mura, hindi pala, ganun tayo, hindi pala mura. Marangal. Ano ba ang sinabi ni Lenny Robredo? Bakit siya tatakbo? At ano ba ang dahilan ng pagtakbo niya? Di ba para pigilan ang Duterte administration, tsaka para pigilan si Bongbong sa kanyang may posibilidad na manalo si Bongbong, yun ang gusto niyang pigilan. Ngayon, hindi lumalabas na hindi marangal dahil walang plataforma na maganda si Lenny Robredo at si Keiko Pangilinan. Lumalabas na ang kanilang adhikain ay makagante. Puro paghihigante ang alam ng dalawang ito. Si Lenny Robredo, gusto niya lang pigilan ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Samantalang si Keiko naman, gusto niyang ipahukay. Pag siya ay nanalo, gusto niyang ipahukay ang ipahukay ang labi ng Pangulong Marcos. Yan ba ang sinasabing mong mararangal? Yan ba ang sinasabi mong hindi pala mura? Oo, hindi sila pala mura talaga. Pero sa talikuran, masigit pa sila sa mga taong pala mura. Yung mga isip nila, iba, mas matindi pa sa gagawin kesa sa sinasabi mong katulad ni Pangulong Duterte na pala mura nga, pero marami namang nagawa. Di ba? At si Bongbong Marcos, ha? O si Presidente Marcos, sabi ng asawa mo, pag nanalo siya, ipauhukay niya ang labi. Dapat ba 'yun? 'Yun ba ay isang ugali ng marangal na tao? 'Yun ba ay ugali ng isang may pinag-aralang tao? Parang ang dating sa amin, alam mo, ang dating sa amin, wala silang mga pinag-aralan. Wala talaga silang plataforma at ang gusto lang nila pag sila ay naupo, gumante ng gumante. Ngayon, anong klaseng
anong klaseng pamumuno sa bansa natin ang gagawin nila? Wala. Wala kaming aasahang maganda sa kanila. Bakit? Dahil sa mga sa kanila na mismo namin narinig, ang mga gagawin nila ay puro paghihiganti lang sa Marcos at sa Duterte. Ngayon, si Pangulong Duterte, idinimanda niyo sa ng asaan ng Dilawan sa pati ng Dilawan at saka ng mga CPP-NPA nung pinadimanda ang Pangulong Duterte sa ICC. Ngayon, kung hindi kakampi ng Pangulong Duterte ang maupo, kung hindi si BBM o si Bongbong Marcos o kaya si Bato, yan lang ang dalawang yan dapat maupo. Kasi ang iniingatan namin dito, ang buhay ni Pangulong Duterte, syempre hindi kami papayag na si Pangulong Duterte ay mapunta sa ICC at imbestigahan ng mga dayuhan. Diba? Ang pangit nun. May sarili tayong batas dito sa Pilipinas. Tapos si Pangulong Duterte na tinitingala namin, ginagalang namin pa iimbestigahan ng mga dayuhan. Hindi pwedeng mangyari yun. Kaya dapat ang maupo talaga kakampi ng Pangulong Duterte. Yung talagang hindi papayag na imbestigahan ng Pangulong Duterte. Isipin mo na lang ang mga kabalbalan ng mga Dilaw at mga NPA. Ha? Talagang lahat gagawin nila matanggal lang si Pangulong Duterte sa pwesto. Lahat gagawin nila para muli silang makabalik sa pwesto, sa pagkapangulo. Pero anong ginagawa namin? 'Di ba? Lahat kami maka Duterte, maka BBM dahil 'yun lang ang alam namin. Alam naming makakatulong ng malaki kay Pangulong Duterte. Ano ang 'yun ang gagawin namin? Alam namin makakatulong ng malaki kay Pangulong Duterte ang gagawin naming pagboto sa kanya. Magsasolid kami doon sa mga dapat. Doon sa mga dapat o mga dapat na iboto na alam namin kakampi ng Pangulong Duterte. Yun lang ang magagawa namin kay Pangulong Duterte. Sa totoo lang, maingatan siya na hindi maimbestigahan ng mga kasinungalingang dayuhan at wala silang karapatan na imbestigahan ng Pangulong Duterte sa bansa nila o sa malayong bansa. Dahil ang Pangulong Duterte ay gumawa ng kabutihan sa bayan natin. Tasabihin namin sa inyo, mga Dilawan, ang ginawa ng Pangulong Duterte ay maganda para sa aming maliliit na tao. At sa totoo lang, malaki ang nagawa ng war on drugs dahil malaki ang itinahimik ng aming lugar dahil sa war on drugs na yan. At marami ang mga kabataan na ngayon ay hindi mo na makikitang kakalkal sa kalsada na hindi katulad dati na natatakot kang lumabas ng gabi. Ngayon, wala nang adik na makikita ka dito sa kalsada namin. Ngayon, sa inyo, mga Dilawan, yung bagay na yan ay pinasasama nyo na alam naman namin na naramdaman namin ang kabutihan ng war on drugs. Ngayon, siya akong kuneta, no? Nagpalabas ka ng ganong statement na kailangan ang iboto natin marangal. Talagang iboboto namin yung dapat sa ating bansa. Hindi kami boboto ng Dilawan. Ayaw na namin sa kasinungalingan. Ayaw na namin sa mga terorista. Ayaw na namin sa mga korap na Dilawan, korap na NPA, korap na mga terorista. Ayaw na namin. Gusto na namin ang kaunlaran. Gusto na namin na anong mangyayari sa bansa natin kung katulad nilang uupo. Puro paghihigante. Ano? Di ba wala? Dahil wala silang hinahangad kundi gantihan yung tao. Idemanda sa ICC, ipakulong, hanapan ng butes. Ganun lang, alam nila, puro na lang paghihigante. Pero kaming bang mga DDS, mga BBM, nag-isip ba kami maghigante kay Noynoy?
Nag-isip ba kaming magiganti kay Cory? Nag-isip ba kaming magiganti kay sa mga lahat ng Dilawan? Hindi kami nag-isip ng ganun. Pag Dilawan ang nanalo, nakikisama kami. Sumusunod kami kung ano inuutos. Sumusunod kami sa batas. Pero kayo, lahat kayo, mga Dilawan, mga terorista, lahat na lang gusto nyong gawin para mapabagsak ang gobyerno ng Pangulong Duterte. Yan lang ang alam nyo. Ha? Si Lenny pigilan ang administrasyon na to. Pigilan makabalik sa Malacanang si Bongbong. Ito namang si Kiko Pangilinan, pag siya daw ang nanalo, pauhukay niyang labi ng Pangulong Marcos. Yan lang ang alam nyo. Yan lang ang alam nyo. Paghihiganti sa dating administrasyon at kasalukuyang administrasyon. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Dilawan, Pink, hindi kayo mananalo. Dapat na kayong mabura. Dapat na kayong mabura sa mundo ng politika sa ating bansa. Dahil wala kaming aasahan sa inyo. Magandang hapon mga ka-YouTube. Sana kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe naman kayo sa akin. Salamat sa inyong lahat. God bless.